welcome to my YouTube channel. Gusto ko lang i-share sa inyo yung nangyari sa akin today dahil kakatapos ng online job interview ko. And nakakatawa na nakaka-nervous na nakakatakot kasi nagpa-interview ako nang hindi man lang ako nagre-review or hindi ko man lang naisip na magbasa bago ako magpa-interview. Basta ang excited na ako na gusto ko na lang magpa-interview agad-agad. So yun, nagpasama ako sa asawa ko na bumili ng headset kasi isa yung sa requirement nila. And then, kinuha namin sa computer shop yung webcam kasi kailangan din nila. And naka-dress to kill ako ngayon kasi syempre kahit na nasa Skype ka lang na in-interview, dapat okay din naman yung itsura mo. So yun, ano yung mga tinanong? Una, hindi ko na-English kasi baka mag-dogsbill ako dito. Una, ano daw yung educational attainment ko? Di sinabi ko na ganito, nag-graduate ako lang sa ganitong school. Ano daw yung pinaka-biggest challenge na nangyari sa buhay ko? Ayan, kunento ko din. Ano daw yung maitutulong ng company nila sa akin? At ano din daw yung kaya kong i-contribute? Kasi sinagot ko din kung saan-saan ko hinaluka yung mga English ko, saan-saan ko pinagdadampot yung mga English ko para makonstruct ko yung isang sentence. And tinanong din kung ano daw yung idea ko sa pagiging English teacher. At sinabi ko na syempre alam mo yung mga basic words, marunong ka magturo, marunong ka mag-English. And tinanong din kung ano yung mga special skills ko. Ay, kung pwede ko lang sabihin na marunong ako kumanta, kinantahan ko na lang siya. And nagulantak ako doon sa isang sineng niya sa akin kasi nag-send siya sa akin ng 5 words. Nakasulat doon lose at saka loose, L-O-O-S-E, L-O-O-S-E at saka L-O-S-E. So tinanong niya ako ano daw pinagkaiba nun. Eh, syempre, sasabihin ko yung totoo. Sabi ko, parehas lang sila, they are the same, but sinabi ko na yung S, past tense, yung double O, present tense, mga ganun na chika-chika. Eh, natawa siya. Sabi niya, kailangan ko daw i-improve, pag-aralan ko raw, ganyan-ganyan. So, wala, nakakatawa lang. Tapos, i-check niya din yung PC mo, may gagawin siya, may papa-type siya sa'yo. Makikita niya yung laman ng computer mo, kung papasaba sa requirements na specs ng computer. Tapos, magkakanta ka ng speed test kung hindi bababa sa 5 Mbps yung internet mo. Tapos, ano pa ba? Yun. Nag-set siya ng schedule. Yun yung, ako pala nag-set ng schedule. Tinanong niya ako kung anong free time ko, kung kailan ko gusto. Sinet ko ngayon Wednesday, 11 a.m. Kasi akala ko tulog na yung anak ko that time, pero hindi pa pala. Yung isa pumasok dito sa pintuan, kinakatok ako, mami, magpapatimpla ako ng dede ko. So na-distract yung isip ko. Hindi ko alam kung saan ko na naman hahalukayin yung mga English words ko. So yun, nakakatawa lang yung experience. Sa susunod, ang advice ko lang, sa susunod na magta-try kayo magpa-interview online, kailangan din pala mag-review. Yung mga tinatanong usually sa mga interview, ganun din yung tatanungin sa'yo. Papalabasin nila yung English skills mo. Kung gaano ka kahabang mag-construct ng English, tatanungin din nila kung gaano mo kayang i-handle yung stress sa trabaho.
So yun, hindi ako nag-expect na matatanggap ako kasi hindi ko talaga sure. Pero ang alam ko, ginawa ko yung best ko. And sana matanggap. Pero may second option naman ako just in case na hindi matanggap. Magvo-vlog na lang ako talaga. Kasi hawak ko pa yung oras ko. Unlike kanina, yun, umiiyak na yung baby ko kasi gutom na. Napakasungit. Pawis na pawis sila nung asawa ko pagpasok ko sa kwarto kasi hindi niya na alam yung gagawin niya. So, ilang minuto lang ako in-interview, 19 minutes. Pero yung 19 minutes na yung kalat-kalat na sa kwarto namin, yung mga tissue, mga baso, kung ano-ano na nakakalat. Kaya sabi ko, kaya ko ba kung mag-online teacher ako? Yun. And, yun lang. Try nyo din para malaman nyo. Maganda siyang experience. And don't forget to subscribe guys. Thank you. So yun, balik tayo dun sa interview na naganap kanina. After 2 minutes, may sinan sa akin na message galing sa company na yun. So eto yung sinan niya sa akin. Will be marking your application pass. So, ibig sabihin, nakapasa ako. Congratulations on passing the initial interview as a tutor for the company. So, nandito yung magiging range nila per hour sa'yo. Pero yung final rate daw, nakadepende dun sa supervisor mo after you pass your final demo class. So, meron pang demo class. Bago mo daw gagawin yung final demo class na yun, you will have your pre-demo training for 2 hours. Once you're done with your new teacher's training, you will be endorsed to your test lesson. 25 minutes daw yun. So, ang magiging initial schedule ko, pag mag-umpisa na ako, is 7 p.m. to 11 p.m. weekdays, kasi yun daw yung peak hours. So, no tax deduction. No tax deducted on your salary. Salary is given on the 1st and 6th day of the month via PayPal. So, mag-create ka ng PayPal mo. So, may mga incentive din siya. Nandito na din yung mga incentive. And, magkakaroon ka din ng libro. Pero, ang nire-require kasi sa akin, ang humatak sa akin, yung specs ng computer ko. Kasi ang kailangan daw nila is 3,000 benchmark. Buti na lang at nasabi ko bago nung interview na willing ako mag-provide ng computer just in case hindi ako makapasa sa specification na kailangan nila. So, yun. Wala daw naging problema sa interview kahit na kung saan-saan baol ko hinalupa yung English ko. Okay naman daw. Tinanong ko sa kanya, kamusta naman sir yung lose at saka lose na word, L-O-O-S-E at saka L-O-S-E. Kamusta naman daw yun? Okay naman daw, mapag-aaralan ko daw. Kailangan ko lang daw mag-review. Matututunan ko naman daw yun sa mga gagawin nilang demo. And yun, okay naman. Masaya naman kasi 3 hours lang pala, 7 to 11 p.m. weekdays. So okay na yun. Full-time mom naman ako. So, yun guys. Sa mga gustong mag-try, there's no harm in trying. Try nyo pa din. Huwag kayong matakot na mag-try kasi hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. And number one, kailangan mo i-check yung company kung legit ba siya talaga. And yung in-applyan ko, legit naman siya. So, yun guys. Good luck sa mga magta-try. Don't forget to subscribe. Bye!